Hello guys. Ay. Hello guys. Biyahe ulit tayo papuntang Bicol. Pero this time, hindi natin dadaanan yung mga bypass road na ginawa ko sa una kong video. By the way, maraming salamat pala sa mga nanood nung una kong video. Maraming nanood. Until now, marami pa rin nanonood. Kung hindi nyo napapanood, panoorin nyo. At marami kayong matututunan papuntang Bicol. Pero this time, isa na namang alternatibong daanan ang pupuntahan natin. So this time, ang dadaanan natin from SLEX, didiretso tayo ng Star Toll ng Batangas. So, at saan mag-exit? Sasabihin ko sa inyo. So, ayun nga guys, andito tayo ngayon sa SLEX. Kung saan man kayo pumasok sa SLEX, it's alright, dire-diretso lang hanggang sa dulo ng SLEX. Yun ay Kalamba, exit Kalamba. Okay, Kalamba. Dapat okay tayo. Habang nagbibiyahe, dapat okay, dapat maganda yung tulog natin para alert, alive, enthusiastic, para alam natin yung mga makasalubong natin, mag-overtake sa atin. Yun, dapat talaga alert ka habang nagbabiyahe. So, dire-diretso lang to at SLEX pa din to, at pagdating dun sa dulo, yun na yung makikita natin, yung toll gate ng Kalamba exit. Ito na yun. So, kami, pumila kami sa left side kasi yun yung cash lane. Hindi kami kumuha nung RFID. So, cash muna. So, maraming i-ready nyo yung cash nyo kung cash lane kayo. Tapos, pag RFID kayo, then magpa-load kayo kung saan. 7-Eleven, mapapagbibilhan ng load ng RFID para tuloy-tuloy ang biyahe at walang aberya. So, isa rin yun sa iisipin nyo kung kayo ay gagamit ng mga expressway. So, sa ngayon, wala pang expressway na magtutuloy-tuloy papuntang Bicol. So, itong mga alternate route na to, ito muna yung daanan natin. Yung first video ko, marami doon bypass road papuntang Bicol. Ito ngayon, sabi ko nga sa inyo, dediretso tayo ng Star Toll ng Batangas. Okay? So, nasa SLEX pa rin ulit tayo. At maayos at banayad naman ang ating paglalakbay. So, kung titingnan nyo yung kalangitan, maganda yung kaulapan, maganda yung kulay ng langit, at napakaganda talaga mag-drive sa expressway kasi tuloy-tuloy ang biyahe mo. Kumpara mo kung ikaw ay magbabayan-bayan, kasi nga pag ikaw ay nasa kalsada ng mga bayan-bayan, marami kang makakasulubong, makakasabay na iba-ibang sakyan, pasalungat, patawid, na magkukos sa iyo ng pagbagal ng iyong pagbiyahe. So, kung mapapansin nyo dito, talagang tuloy-tuloy lang. So, pangarap nating mga pupunta ng probinsya, magkaroon ng expressway tuloy-tuloy papuntang Bicol. So, ayon sa ating mga naririnig, kinoconstruct na yung mga expressway na papuntang Bicol. So, sa ngayon, ito muna yung ating dadaanan. Okay? So, ayan. Ito, another exit point. Ito ay papuntang
exit na papuntang ano to? Santo Tomas. Ito yung exit na papuntang Santo Tomas. Another toll fee. Another bayad. Kaya i-ready nyo yung cash nyo kung nasa cash lane kayo. So yun na, yun din naman ang medyo mabigat sa bulsa pag nag-expressway kayo. Eh, talagang puro bayad. Pero kung hindi nyo iindahin yung bayad, kung gusto nyo makatibid sa oras, sige lang. Ito na. At ipanalangin na lang natin na huwag nang taasan yung mga bayad sa mga toll gate. Kasi mahal na yung, yung gasolina. Magtataas pa ng bayad sa singil sa toll gate. Nako. Kayo na lang bumayay. Anyway. So, wala tayong choice kundi bumiyahe para mapuntahan yung mga mahal natin sa buhay, makapaghanap buhay, at ayan. So, kung nakita nyo, eh, malapit na tayo sa Santo Tomas exit. So, by the way, ang Santo Tomas exit, yun yung exit point ko nung ginawa ko yung unang video ko na may mga bypass road. So, hindi ako mag-exit sa Santo Tomas. Bagkos, lalagpasan ko yung Santo Tomas exit. Ayan. So, nakita nyo, malapit na yung exit ng Santo Tomas. So, once again, hindi ko yan. Hindi ako mag-exit sa Santo Tomas. Kundi, dediretso na ko yan. So, ayan na, makikita nyo yung parang Jollibee, tapos turn right kayo. Yun ang exit kung kayo ay magba-bypass road. Pero ako ngayon, di ako mag-exit dyan, didiretso ako, kasi didiretso ako ng Star Toll Way. Alright? So ano ba yung ibig sabihin ng Star Toll Way? Southern Tagalog Arterial Road ba yun? Tama ba ako? I-correct nyo nga ako kung mali ako. Ngayon, Star Toll. Southern Tagalog Arterial Road. Alright. So, Star. Yun yung Star Toll sa mga bayan-bayan ng Batangas. So, dire-diretso lang yan, guys. At, so, marami pang bayan, maraming exit point na aalamin natin bago tayo makarating ng Ibaan San Jose exit ng Star Toll. Alright. So, ayun nga guys. Pag galing natin ng Santo Tomas, ang susunod na exit point ng Star Toll Way ay ang Tanawan. Ang bayan ng Tanawan. So, tanaw-tanaw lang muna tayo. Hindi pala. Kaway-kaway po sa mga taga-Tanawan dyan. At kung kayo ay uwi sa inyong bayan, malapit na dito yung exit point nyo. At huwag kayong maliligaw kasi pag kayo ay inantok, eh, baka lumagpas kayo ng exit point. Ang madadatnan nyo ay Malbar. Ito na po yung exit, pero hindi po tayo dyan mag-exit. Diretso po tayo. At tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang to. At ang hihintayin nyo po na susunod na exit ay ang Malbar exit. So, eto na ulit. May mga green na malaking billboard na makikita kayo. Mababasa nyo naman kung ano yung exit. Ang susunod na exit point po ay ang Malbar exit. So, ayan. So, makikita nyo po. Ayan na. Lalagpasan ulit natin itong Malbar exit. So, tuloy-tuloy lang ulit. At enjoy natin ang biyahe na may kasamang pag-iingat natin. So, ayun na nga. Ang susunod na exit po natin ay ang Balete exit ng Lipa. At makikita naman natin sa mga karatula dyan yung kulay green. Ayan, sa gilid. Yun ang susunod na exit, Balete. Ang labas po natin ay Lipa City. Kung dyan mag-i-exit, hindi pa dyan. Sinasabi lang natin, tinatandaan lang natin yung mga exit point na lalagpasan natin para tayo ay makapagbilang
kung ilang exit point pa talaga. So, may isa pa pong exit na lalagpasan tayo after ng Belete exit. So, tuloy-tuloy ulit, mga kabiyahe, mga biyahero, papuntang Bicol at Visayas na gumamit ng Star Tollway para tuloy-tuloy ang biyahe. So, malapit na ulit po tayo sa susunod na exit point na ating lalagpasan ulit. At ang ating next exit point ay ang Lipa City o sinasabi nilang Tambo exit. So, lalagpasan ulit natin to. So, yan ang pinakahuling exit point na lalagpasan natin. Kasi, yung susunod na exit point, doon na tayo talagang lalabas or mag-exit. Yun ay tinatawag na Ibaan, San Jose Ibaan exit. So, tandaan nyo po na ang pag kayo ay gumamit ng Star Tollway, ang exit po natin ay sa Ibaan, San Jose exit. So, pagkalagpas ng Lipa or Tambo exit, magdahan-dahan na kayong kumanan o mag-ride. Ito na tayo. Kasi dito na sa San Jose Ibaan tayo lalabas. Yan. So, kanan ng dahan-dahan ng may pag-iingat para makalabas ng safely dito sa Star Tollway. Ito na yung huling exit point na dadaanan natin at dito tayo mag-exit. Ayan. So, mapapansin nyo dito sa right side ng Ibaan exit ay maraming taltag. So, dahan-dahan lang. Walang problema yung sakyan nyo, taltag lang yan. So, ayan. Pumasok na tayo sa exit point ng Ibaan. So, pay attention po kayo dito. Kasi paglabas po dito ako maraming mga instruction kung saan liliko, kung saan tayo pupunta. So, bayad muna kay ate or kuya ng toll fee. Kasi ganun talaga. Nag-start toll tayo. Ayan. So, pagkadating dyan sa may tulay, yun, nakita nyo may sakyan na pula, doon din tayo liliko. Liliko tayo ng kaliwa or left. Yan, left turn tayo, pasok tayo sa ilalim ng tulay. Nakita nyo yung motor, yun, sundan natin yun. So, dahan-dahan tayo, turn left tayo, yan. Tapos, dire-diretso lang. So, pay attention ulit kayo kuya. Mga kapatid, kaibigan, kabiyahe, kasi dito na ulit mayroon na ako ituturo na palatandaan kasi may iskinita tayong papasukan dito. So, sa ngayon, tuloy-tuloy lang to sa hanggang sa maipakita ko sa inyo yung palatandaan o landmark na lilikuan natin, maliit na iskinita lang yun. So, tumuloy yung sipula, si Toyota car, sunod din tayo dyan. Tuloy-tuloy lang yan. Ayan. So, manayad naman ang takbo ng ating sasakyan. Kahit na nasa Ibaan na tayo. Hindi na tayo expressway. Kundi ito ay bayan-bayan road na ang tinatawag na natin. So, mga road na may mga inaayos na kalsada. Pagkatapos ng eleksyon, nangyari ang pag-ayos ng mga pagkasira at pag-ayos ng kasada tuwing may eleksyon at pagkatapos. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yon, wala tayong nilikuan. So, makakita kayo ng mga gasoline station, petron. So, lalagpasan ulit natin to. At medyo malapit na, lapit-lapit na tayo sa lilikuan nating iskinita. So, be alert lang guys na ituro ko sa inyo yung palatandaan. So, malapit na dito yung lilikuan natin na iskinita. Meron tayong makita. Ayan, nakita nyo yung malaking pagawaan ng feed, ng feeds at ayan eh. So, dyan, yan, tandaan nyo yan. Yung Sandigan Feed Mills ata. Sandigan Feed Mills Corporation. So, kunting lagpas nyan, merong maliit na iskinita. Ito na, liliko na tayo ng
kaliwa or left, makikita nyo may mga lumiliko din na private cars. Bawal dyan yung malalaking sasakyan. So, liliko tayo dyan. Dahan-dahan lang tayo. Kasi makipot yan. Dalawang, kasya naman yung salubong at pa-diretso. Ingat lang. Turn left. Turn left. Yan. O yan na. Yan. Turn left. So, makita nyo makipot. So, pero kasya yung mga sasakyan na pasalubong din. Tig-isa lang. So, ingat-ingat. Dahan-dahan lang. Okay lang. So, hindi ko to ikakat itong iskinita na to. Kasi, maiksi lang to. So, I want you to know, I want you to see na kung ano yung kahabaan ng kahabaan o kaiksian itong iskinita na to. So, ayan, dire-diretso lang, dahan-dahan lang. Kasi, nga, sa kipot, eh, para hindi tayo makasagi, makagasgas, tuloy-tuloy, may konting tulay na padaanan, ayos pa din. Ayan. So, diretso lang yan. So, ayun, makikita ninyo sa dulo, di ko pinutol tong yung iskinita, no? Di ko kinat. At tapos, turn right kayo. Nakita nyo yung pulang car na yan. Turn right, sundan din natin yan. So, yan. So, after ng ibaan, ito yun. So, turn right tayo. So, dahan-dahan. Ayan, nakita nyo yung petron. Ibig sabihin, nasa tamang ano, kalsada kayo. Pagdating din sa konting dulo, may makita kayong green. Ayan, nag-green na karatula papuntang Bicol. Turn left ulit tayo. Dyan sa may, ang palatandaan ay parang waiting shed. Konting dulo lang. May waiting shed dyan ng rotonda. Sa gitna, rotonda. Ayan, rotonda yan. Turn left ulit kayo dyan. Pasok na kayo dyan. Ayan. Ayan, sa may nakaupong MMDA. Traffic enforcer. So, pagliko nyo, makikita nyo si Jollibee. Ayan. Hindi tayo dyan mag-stop over. Diretso lang. Turn left. Ayun, kasi may humarang na van. Masaway. Ayan. Sundan natin si na ate at kuya. So, ate, yakap lang ah. Kasi wala kayong helmet. Mag-helmet kayo. Yakap lang ha. Para hindi bumitaw sa kuya. So, sundan natin sila. Sundan muna natin sila. Hindi tayo maka-overtake. Ayan, tuloy-tuloy na yun. Diretso na to ng bayan ng Rosario. So, yan. Wala na pong lilikuan at maraming mapapansin nyo nga, di ba? Pag town talaga, mga bayan-bayan, maraming mga sumasalubong, no? Yun yung mga iniiwasan. Kaya nga, kung mapapanood nyo yung una kong video na may bypass roads, yun, bypass roads, panoorin nyo kung kayo magbabiyahe rin papuntang Bicol, no? So, pag malayo na kayo sa bayan, mga ano, maluwag-luwag na ulit, lumuluwag-luwag na rin ulit yung biyahe. Ayan, so, nagkakaroon na ulit ng pagbagal kasi malapit na tayo sa Rosario, bayan ng Rosario. Eh dito sa bayan ng Rosario talagang asahan nyo na mapabagal ang inyong biyahe, matatrapik kayo ng medyo babagal talaga kasi maraming sasakyan, maraming commercial areas. So pag maraming tao, eto na, nakita nyo, oh, ayan, so traffic na, konting lamig ng ulo, konting tiyaga lang kasi malalagpasan din natin yan. Ayan, pansin nyo, matraffic. May mga commercial area. Commercial area kasi to. Kita nyo yung SM andun. Palatandaan, pag nakita nyo yung SM, sabihin maraming tao, medyo maraming lumalabas sa sasakyan, pumapasok na sasakyan, maraming tumatawid. So, pagka ganyan, chillax lang. Chill-chill lang tayo. At umaandar naman eh. Yan. So, sa Rosario, bayan ng Rosario, makikita natin yung SM.
at maraming sasakyan. Dito, asahan nyo talaga na matatrapik. Tapos, stay na kayo dito sa left side kasi yung right side na yan, bakante na yan, eh, sa paibang ruta. Yeah. Yung municipality ng ano, Rosario, municipio. Ayun ulit, eh, okay na ulit. Na, medyo maluwag-luwag na. At ito ay papunta na ng San Juan. So, bago tayo mag San Juan, parang may dadaanan tayong bypass road din. Parang bypass road. Parang ganun na din. So, pay attention ulit kasi may lilikuan tayo na hindi gaanong dinadaanan ng mga motorista, pero maayos ang kalsada. Maliit lang siya pero hindi ganun kadami yung sasakyan na dumadaan doon. So, pagka ganun, eh, tuloy-tuloy ang ating biyahe. So, padiretso na tayo ng bayan ng San Juan. Eto, guys, oh, pay attention na kasi papasok na tayo sa Batangas Racing Circuit. Instead of turning left, turn right tayo, pasok tayo dyan sa Batangas Racing Circuit. Ito yung sinasabi ko kanina na parang bypass road, na maliit lang siya, hindi siya, pero hindi ganun kadami yung sasakyan na dumadaan. Mayroon isang tricycle, pero okay lang yan, lalagpasan din natin yan. Ayun, tuloy-tuloy na to. Mahaba-haba rin to na maganda rin yung kalsada. So, kasi ito yung Batangas Racing Circuit. So, mamaya madadaan na natin yung racing circuit na yan. Turo ko sa inyo. O, pansin nyo, walang ganong kadaming sasakyan na dumadaan. So, pag maluwag, wala kayong tigil. So, mas maganda yung ating tuloy-tuloy yung ating biyahe. At hindi, ito na nga pala yung Batangas Racing Circuit, no? Diyan siguro nag-drive yung mga karirista natin, sina Mateo Godicelli, and diyan sila siguro nag-drive ng mga racing car nila. Anyway, so tuloy-tuloy lang ulit. At yan. So malapit na tayo sa dulo. Hindi pa tayo sa San Juan. Ito ay pag nakita niyo itong malaking building na to, turn right ulit kayo, no. Liko kayo ng kanan. So yan, padiretso na tayo ng bayan ng San Juan. Yan. So diretso, turn right. Kita niyo yung tulay. Ayan. So wala na, so far wala namang traffic nung nagbiyahe kami. So, maganda rin na malaman nyo yung ruta na to papuntang Bicol para magkaroon kayo ng maraming option papunta sa south, no? Sa south, sa Bicol, o kaya sa Visayas region na magagaling sa Bicol. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. Opo. Ang susunod nga po ay San Juan. So, malapit na tayo sa bayan ng San Juan. Ito nga, sa San Juan, bumili kami ng palayok. Ayan, clay pot. Kasi magaganda yung mga clay pot dito na siyempre yung Batangas, sikat na sikat sa sinaing, di ba? Sa sinaing na tulingan. Ayan, bumili ako ng isa dyan. At magsisinaing ako na tulingan. Ayan, pagkabili, tuloy-tuloy ulit. At dito nga pala, guys, tumigil kami para mananghalian. Hindi dyan sa Jollibee. Meron ditong sikat na kainan, si Oliver Scotto. Sikat yun sa mga vloggers, no? Municipal Tourism Reception Area. I-check nyo yung vlog ko. Na blinag ko din yung Oliver Scottohan. So, ipopost ko dito. So, paglagpas ng McDonald's, merong likuan papuntang right. Hindi tayo liliko doon kasi papunta na yun ng La Iya. Ayan. So, yung green nakikita nyo. Ayan, papunta yan La Iya.
Papunta din yan kina Kuya Oliver's Gutuhan. Diyan kami nanghalian. After ng lunch namin, tuloy-tuloy na to. So, ayan. Malapit tayong lumabas ng San Juan. Nakita nyo yung... Ayan. So, dito ulit guys. Pay attention kayo. Kasi paglagpas dito, may palatandaan tayong akong isasabihin sa inyo. Ito, sa unahan to, palabas na to ng San Juan, makikita nyo yung karatula na yan at ang tulay. Ito yung tulay. Tandaan nyo tong tulay na to. So, sa unahan ng konti niyan, tutuloy-tuloy tayo sa may makikita tayong checkpoint, no? Yung checkpoint. Pagliko niyan, may konting checkpoint na yan. So, ayan na. Makita niyo yung green na bubong nung parang tent. Yan ang checkpoint. Sa unahan yan, dahan-dahan, kasi liliko tayo sa crossing, liliko tayo ng right. Yun ang tinatawag na ecotourism route. Ayan. Liliko tayo dyan. Pagdating dyan, liliko tayo sa ecotourism route. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang mga ayan. Ito na. Pagdating dito, may makita kayong crossing. Ayan na. So, ayan. Nakita nyo crossing. Oops. Pagdating, nakita nyo yung green na yon, may crossing. Turn right kayo. Ayan. Liliko tayo ng right. Ayan. Liliko tayo dyan. Sa right. Ayun. Ito na yung ecotourism road. Kung tuloy-tuloy na to, wala na tong likuan, guys. Papunta na to ng Lucena City. So, yun. Pagka mga 30 minute ride din to. 30 to 35 minutes na haba ng biyahe. Tuloy-tuloy lang yan. Diretso lang yan. Ang diretso niyan ay Lucena. So, sabi ko nga, after ng Lucena, Pagbilao, and all, panoorin nyo yung first video ko. Ando na yung continuation ng mga bypass road sa first video ko. Ito lang, pinakita ko sa inyo paano bumahe ng gumagamit ng Star Tollway. So, pagkadating ng ecotourism road, tuloy-tuloy yan, makikita nyo yung Lucena. Tatahakin yan yung Lucena. Ito nakita nyo, may mga lumalabas na truck dyan. Yung yan. Galing yan ng Sariaya Bypass Road. So, ito, dire-diretso lang. Ayan. So, lapit na tayo ng Lucena City. So, di tayo papasok ng Lucena City. Instead, Lucena Highway ang dediretsoin natin. Paano dumiretso ng Lucena Highway? Tulad ng sa first video ko, meron din itong Lucena Highway na kinuhanan ako. Ito mismo, yung rotonda nito. So, paano pupunta ng Lucena Highway is tatawid lang tayo dito. Pag nakita niyo itong rotonda na to, tatawid lang, diretso lang tayo, dahan-dahan. Tayong tatawid, dyan, lalagpas tayo. Dire-diretso. Ayan. Diretso lang, guys. Diretso lang po. Ayan na. So, mga after 10 minutes, makikita na natin yung Lucena Highway. So, tuloy-tuloy lang yan. Ayan, nakita nyo yung bundok. Tapos may karatula. So, Lucena Highway exit. Turn right. Liko kayo ng kanan. Ayan ulit. So, liliko na tayo ng kanan. So, sabi ko nga sa inyo, after ng Lucena, Pagbilao, Atimonan, ando na yun sa first video ko. Yun yung panunoorin nyo. Yung continuation nito, panoorin nyo doon sa first video ko. Pagbilao, Atimonan, and so on. Andun yung mga bayan na may mga bypass pa rin na pwede nyong daanan. So, dito guys, kaya ako tinuloy-tuloy itong Lucena Highway kasi meron ditong Lucena Ilalim. Parang Cubao Ilalim, yung ganun.
doon kayo sa left side para hindi na kayo dadaan ng para tuloy-tuloy na kayo papuntang Pangbilao. No, dito kayo sa left side kasi may Lucena ibabaw tapos Lucena ilalim. Doon kayo sa Pabicol, doon kayo sa ilalim. Nakita, tandaan niyo tong ano abansa na to na kasunod natin. Titingnan niyo siya. Ayun. Mag-iilalim siya. Doon kung pupunta kayo ng Bicol, 'yun. So ito yung dadaanan niyo sa left side kasi mag-iilalim siya. Alright, so guys, salamat sa panahon and ingat sa biyahe and subscribe. Thank you.